Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to the Pinky Town. My name is Glenda. I am a cancer thriver. And sa araw na ito, pag-uusapan natin ang depression. Hindi lamang po sa cancer patients, kundi sa mga bantay, sa mga caregivers natin, sa ating mga love givers. Usually ito ay mga kamag-anak. Okay, so kapatid, nanay, anak, kabiyak. Ito yung closest family members natin usually. Kasi sa Pilipinas, diba, tightly knit ang mga pamilya. So pag nagkaka-cancer ang isa, pamilya usually ang taga-alaga, taga-bantay, okay? At gagawin natin tong video na to kasi usually ang focus po natin ay yung pasyente, tama? Pero meron pong major key player pagdating sa gamutan sa cancer at ito po ay ang mga taga-bantay. And may mga sumusulat na po sa akin na sabi niya, nagpapasalamat ma'am, salamat po. Nagka-cancer yung kanyang nanay, tapos nagkakaroon na siya ng anxiety and nakakatulong sa kanyang ating mga videos. Meron din po mga sumusulat sa atin na sila ay yung husband. Minsan, ang pasyente, hindi lang yung asawa, pati yung anak, tapos yung husband yung nag-aalaga. Okay, so bigyan natin ng panahon na empower ang ating mga love givers kasi napakahirap i-navigate itong buhay ng pasyente, buhay ng cancer treatment, kung wala sila. Ako ang pinakabantay sa akin noon si Mama. And when I was diagnosed, she was already, I think, 69 years old. Okay, so nag-70 siya, nagkikimo ako. Alright, so ang video na ito, ang vlog na ito, ay dedicated natin sa ating mga mapagmahal na love givers, ating mga kamag-anak na nag-aalaga sa mga pasyente during cancer treatment. Okay, so pag-usapan natin, yung bantay nade-depress. Sa sobrang bigat ng dinadaanan. Okay? Kasi po, alam natin na, you know, bilang mga Filipinos, sobrang close na close tayo. Yung bigat, actually even if, you know, even for non-Filipinos eh, yung bigat, pag may isang nagkasakit, damay ang buong pamilya. And minsan, meron talagang mga hindi kinakaya, mas nauuna pang pumanaw yung family member. Like before, in 2018, I met a lady, kinuwento niya sa akin, third day after niya mag-chemo, yung asawa niya, inatake sa puso. Hindi kinaya, nauna pa yung asawa niya pumanaw sa kanya at walang cancer yung asawa. Okay, so, pag-usapan natin ang ating mga love givers. Saludo sa ating mga love givers, mga mapagmahal na tagapag-alaga sa cancer patient support system. Okay, eto yung mga trabaho nila. Sila ang usually mga tumutulong sa day-to-day activities ng pasyente katulad ng paghahanda ng pagkain, gamot, mga dadalin sa ospital, at yung mga visits sa doktor. Ayan, sila ang usually naghahanda ng mga ito. Okay, so kasama na dyan yung mga ano ba, yung mga bibit-bitin na gamot, yung mga styro, o nadala ba yung mga reseta, o yung protocol mo, kasama na ba, o yung ano mo, medical certificate, yung ID, dalhin na yung PWD ID, o baka makalimutan mo na naman yung PhilHealth ID na yan, ha? O yung ano mo, yung yellow card mo, o yung white card, o last time, nahirapan ka ay makapila kasi wala kang dalang white card, mga ganon. Tagapaalala, ayan. Trabaho po yan ng ating love giver. Pangalawa, ayun. Ito yung nabanggit ko partly kanina, pagbibigay ng gamot, especially pag hindi makabangon ang pasyente. Hindi makabangon. Like ako noon, binabangon pa ako ni mama. Isa sa mga difficult scene para kay mama, yung kailangan niya ako ibangon. Kasi hyperactive ako, mountaineer ako, tapos hindi niya ako maiba. Kailangan niya ako ibangon. So, babangon, kailangan uminom ng gamot. Kunyari sa ospital pa lang, kailangan uminom ng gamot ng ganitong oras, ng ganyang oras. Okay? So, pagdating naman sa bahay, itaga-monitor, yung gamot mo, kailangan tatlong sunod-sunod na araw bago ka mag-chemo, mainom mo yan. Or tatlong sunod-sunod na araw after ng chemo, mainom mo yan. O kailangan ka ma-injectionan tatlong beses after ng chemo. Kailangan para hindi bumagsak yung dugo. O, di ba? May taga-monitor na ganon. Okay, ano pa ba yung ibang mga clinical tasks? Yung mga may JP drain.
Hindi mo makita, ayaw mong tingnan yung sarili mong dugo. Ako no, kailangan, di ba? Pag may JP drain ka, yung dugo, tinitingnan kung anong kulay, tapos anong measure, tapos ililista, o tapos i-aspirate, something like that. Yung iba, hindi nila ako kailangan kong gawin yon. Ako ginawa ko yun, pero yung iba, kailangan may mag-a-assist kasi takot sa dugo. Okay. Next, tumutulong sa mga activities katulad ng paliligo. Again, balik tayo sa JP Drain. Ako noon, ina-assist ako ni mama ng paliligo. Bumili siya ng maliit na upuan, parang pang-laundry. Doon ako upo. Tapos, tutulungan niya ako maligo. Tapos, may time na hirap kami kasi, di ba may JP Drain sa gilid? Baka mawala sa pwesto, tapos nakatape. Yung kailangan talagang may mag-a-assist. Napakahirap. Especially ko, kapag po ang pasyente natin ay senior citizen, kailangan sobra talagang ingat, sobrang alalay na walang madudulas, walang ma-out balance, or kapag feeling natin, yung pasyente natin, medyo malaki ang pangangatawan, walang madudulas din. Lalo pag may sabon-sabon, ako, babantayan natin yung mga CR. Diba? Ang daming trabaho ng love givers natin. Okay? Maliban doon, ano pa ba? Pagbibihis. Bibihisan yung pasyente after maligo. Siyempre, totwalyahan likod, pupunasan, papahiran, iingatan yung part na may sugat, o yung tahi, wag tamaan, o ito, dapat, ito, may kailangan lagyan ba ng gamot or something like that. Tapos yung damit, lalo na kung hindi pa masyadong maikilo sa mga braso, kailangan ikaw ang magsusuot ng kamiseta or ano ba, yung botones. Kasi like before, during cancer treatment, hindi ako pwede magsuot ng botones kasi ang hirap, o diba? So yun, hindi maigalaw ang mga kamay. Excuse me po. Ngayon, next, ano pa ang mga trabaho ng love giver? Nag-coordinate sa mga kailangan i-coordinate by email or by phone. Order ng gamot, tawag ng taxi, delivery ng pagkain, delivery ng gamot, at mga kung ano-ano pang mga bagay. Okay? Trabaho po yan ng love giver. Sila ang nagagawa para sa atin. And then, ito pa. Ito medyo mabigat. Giving emotional and spiritual support, psychological support kapag nadadown na ang pasyente. So ang love giver natin, sumasideline na nga na tagapag-alaga, sumasideline pa siya na psychologist, minsan psychiatrist. Kaya po, at hindi lang ito ang trabaho ng love givers ha, kaya po, marami ang mga nag-aalaga sa cancer patient na bumibigay na, talagang hindi na kinakaya. Ayaw na. In fact, isa din to sa mga reasons kung bakit minsan meron pong mga husbands na iniiwan yung ano, yung pasyente. Iniiwan, tapos nagkakaroon ng, sabihin ko na, kasi nangyari ito eh. Nagkakaroon ng ibang affair. Hindi kinakaya yung sobrang stress. At ito ay base na rin sa confessions ng mga pasyente. Hindi kinaya yung sobrang stress, sobrang change sa bahay, ganyan. Una pa video-video, pa-chat-chat. Tas meron ng ibang girlfriend. Tas iniwan na ng tuluyan. Yung, di ba? Hindi naman po lahat ganun nangyayari. Pero may mga times na doon po nag-uumpisa sa sobrang hindi kinaya ang stress. Okay? At malungkot po na scenario yun. Sana po hindi na danasan yun ng kahit sino. Okay. So ngayon, balik tayo dun sa scenario na ito yung mga ginagawa ng ating love giver. So, dahil ang focus ay ang pasyente, hindi masyado napapagtuunan ang mga pangangailangan nitong love giver na. Kasi siyang expected na magbigay. Siyang expected na mag-alaga. Siyang expected na sumuporta, malalay, magbuhat. Hindi siya na bibigyan ng puwang at ang kanyang mga emotional, spiritual, at psychological needs. Kaya ngayon, pag-uusapan natin ito. Ano po ba ang dapat gawin kung ikaw ay love giver? Or kung kayo pareho ay love giver and ito, nahihirapan na, nakakaramdam na parang nade-depress na, nade-down na. Ano ang mga palatandaan? Ito mga bibigay ko kong signs ay base sa pag-aaral pero hindi natin ito ginagamit to diagnose. Ito ay for self-monitoring lamang para malaman natin na kailangan ng magpa-check up. Okay. Ano ba ang mga dapat na alamin
kapag ka nararanasan mo ang mga bagay na ito, sunod-sunod na, 2 weeks, halos araw-araw, okay, medyo maano na tayo, medyo mag-note na tayo. Number one, feeling mo down in the dumps ka na, parang mas down ka pa sa pasyente, or parang si paulit-ulit, ang bigat. Normal yun actually, normal, kasi ano eh, may pinagdadaanan ka din eh. Pero tingnan natin na, monitor lang natin na. Next, nawalan ka na ng interest sa mga usual yung bagay na ginagawa mo. Nawalan ba talaga ng interest or wala na talagang time? Or nawala na talaga ng interest kasi iisipin mo pa paano na naman yung gamot nito. Paano? Ang dami concern, di ba? Alright, sige. Minsan, ang nakakaramdam nito, hindi yung actual love giver. Minsan yung mga anak. Minsan yung ibang family members. Kaya maganda po, dito pa lang sa dalawang naunang tanong na to, medyo magbantayan na po tayo. Have you felt down in the dumps or blue for the past 2 weeks almost every day? Number 2, nawalan ka na ng interest sa mga bagay na usually ginagawa mo, hobbies, work, and other interesting activities. Now, kung ang sagot mo ay yes sa isa sa mga dalawa na yan, okay, pagpatuloy natin. Okay, ngayon, kung ikaw ay love giver at isa sa mga love giver, in consideration of all the stresses, all other activities, tasks, na responsibilities na nagdagdag sa schedule mo, kung dinaranas mo ang mga sumusunod na bagay, ilista natin ha? Okay, number 1, nawalan ka na ng gana kumain or nag-overeat ka na. Pabawi ka sa kain! Sige, kain ka! Lagi kang pagod! Okay, kain. Walang gana kumain or overeating. Number 2, hindi ka na rin makatulog. Dati normal ang tulog mo, 7 hours, 8 hours. Ngayon, hirap ka na makatulog. Kumbaga, 2 oras ka nang nakahiga, hindi ka pa rin nakakatulog. Or, ang bilis mo magising or putol-putol ang tulog. Okay? Number 2 yun. Number 3, sumusobra ka naman ng tulog. Okay? Ang tagal mong magising. Parang, minsan, pagod ba? Baka naman pagod. Babantayin natin. Baka naman puyat. Eh, alas 3 na kayo nakatulog kagabi. Iba po yung kinulang talaga sa tulog, kaya napahaba ang tulog, or iba yung nag-oversleep talaga, ayaw nang bumangon. Okay? Again, ito po ay pwedeng i-check natin, hindi lang sa pinaka-love giver, yung nag-aalaga, kundi doon sa ibang family members. Okay? Next, mababa ba ang energy mo? Do you have low energy, fatigue, or chronic tiredness? Nakatulog ka naman ng mahaba, pero parang pagod na pagod pa rin. Parang hindi nakapahingi isip mo. Actually, kanina, parang drowsy ako, nag-walk na ako, nakatulog naman ako ng 8 hours. Tapos, siguro kasi light yung breakfast. Ngayon, okay na yung energy ko kasi nakakain ako ng kanin. Okay? So, minomonitor ko rin po ang sarili ko. Okay, ayan. Kasi parang hindi normal na, oh, dapat ang dami kong energy eh, pero parang ba't hindi ako, okay. Next, na dapat itanong, are you less active or talkative than usual, or do you feel slowed down or restless? Hindi ka na ganun ka-active. Again, babantayin natin, baka pagod lang. Hindi ka na ganun ka-active, hindi ka na ganun ka-talkative, or, ang tawag mo rito, baka feeling mo rin parang, ang bagal mo na kumilos. Tapos, or, yung kabaliktaran, hindi ka naman mapakali. So, either mabagal kang kumilos o hindi ka mapakali. Antsy ka na. Okay. Next, do you avoid the company of other people? This is understandable kasi if you're taking care of someone who's immunocompromised, definitely, ikaw rin dapat mag-ingat. Hindi ka pwedeng tumabi sa may allergies, sa may katikate, baka yan ay tigdas, or sa inuubo, at iba pang karamdaman. Pero, may mga tao talaga na sociable beings pero Mars! Stressed ako! Magkita tayo! Okay. Pero yung iba, palabas yung hindi, ayoko. May ganon. Ikaw ba ay ganon na? Next, do you lose interest or enjoyment in sex and other pleasurable activities? Again, pwedeng maapektuhan ang aspetong ito dahil sa sobrang pagod. Pero,
bantayan din natin yung ibang family members, baka din may dumadaan na sa ganong sitwasyon. Okay? Kasi nga affected ng kamag-anak na may sakit. Number 8, do you fail to experience pleasure when you are praised or given presents or when something good happens to you? Parang wala na. Uy, alam mo ano, may dumating na ano na package para sa iyo. Uy, alam mo, may nag-donate sa atin ganito. At yung ganitong halaga, kunyari 1,000 para sa iyo daw, bumili ka raw ng something na gusto mo. Parang wala na. Wala nang dating sa kanya. Okay, next. Do you have feelings of inadequacy or decreased feelings of self-esteem or are you increasingly self-critical? Parang feeling mo na down ka na rin. Kasi ang mga pasyente, ako dumaan ako yung bumaba yung self-esteem ko. Pero kapag ikaw ang bantay, tapos feeling mo rin bumaba yung self-esteem, parang feeling mo you're not doing enough. Note lang natin kung within the, ano pa yan, parang normal na, kasi makikita mo, naku, nakalimutan ko to, baka pwede pa. Pero kung feeling mo ikaw bumaba na rin yung self-esteem mo, parang hindi ka na masyado rin believe sa sarili mo, parang hindi ka na kampante sa kakayahan mo. Inote natin yon, ha? Next, are you less efficient or do you accomplish less at home? Less efficient. Parang ang konti lang na nagagawa mong trabaho. Okay? Dahil ba mabagal ka or overloaded ka na? I-check natin yun, ha? Check natin. Okay? Next, do you feel less able to cope with routine responsibilities of everyday life? Ayan. Parang feeling mo, ay, hindi ko na kaya. Ay, nalilito na ako. Nababurn out na ako. Parang hindi ko na to kayang i-sustain. May ganun ang feeling. Next, do you find your concentration or to be poor? Or nahihirapan ka rin gumawa ng desisyon. Kasi ang mga chemo patients, minsan diba, poor memory tayo because of chemo. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na chemo fog or chemo brain. Pero minsan pati yung bantay, gano'n na rin. Parang, ano nga yun? Nasa nga yung resibo? Nasa nga yung reseta? Tapos nagkakamali-mali ka na. Tapos, hindi ka na rin makapag-decide. Ano ba uunahin? Ano ba? Papadeliver ba muna nito? O ano ba? O magsosonogram? Hindi ka na makapag-isay. Yung parang feeling mo pumupurol ka na. Pagka may ganito ka ng feeling, kapatid, the past 2 weeks, halos everyday, kahit siguro meron ka lang ditong mga 3 o 4, mas makabubuting magpa-check up na. Hindi natin bibigyan ng pangalan. Huwag natin tawagin na anything. For self-monitoring lang ito. Bilang hindi tayo mga psychiatrists or psychologists. Pero, magandang alam natin itong mga bagay na to dahil tayo ang unang-unang makakadama kung may mali na sa ating mga sarili. Ako po itong mga dinidiscuss ko na ito. Idiniscuss ko na po ito sa mga government agencies na imbita na po tayo sa Office of the President Malacanang before, sa iba pang, sa BIR before. I talked about this already. All these things. Kasi po importante ang mental health. And ako mismo, sinishare ko sarili ko. Alam ko itong mga listahan na itong mga tanong. Kaya kapag may something, sabi ko, ano ba? Dumadaan ba ako ng ano? Narealize, ay hindi. At kaya din importante na 2 weeks, yung time frame natin, kasi iba pwedeng sign ng anemia or thyroid problems. Ngayon, balikan natin ulit, ilan yung dapat na meron tayo? 3 to 4. Kapag meron tayo ng 3 to 4, makipag-usap na sa doktor. Either psychiatrist or psychologist. Sa government hospitals, meron po mga psychologists, huwag po kayong mahihiyang lumapit. Huwag po tayong mahihiyang kumonsulta, especially, napakabigat ng ating dinadala. Napakabigat na mag-alaga ng cancer patient. Kasi, ang daming bulk ng load niya, ikaw ang sasalo. So, dapat, ikaw mismo, kaya mong saluhin ang sarili mo. E, paano pag hindi mo na kaya? Kailangan may iba nang sasalo sa'yo. Kaya, dapat magpapacheck up na. Hindi po kabayanihan yung kakayanin ko lahat, matatindi. Kailangan po natin maging matalino sa pag
ang tawag dito, handle sa ganitong sitwasyon, na importante, ready tayo na makipag-usap sa doktor. Hindi naman kailangan i-post sa Facebook. Hindi naman kailangan i-post or ikwento kay kanino. Makipagkita lang, ito po yung dinadaanan ko eh. Okay? So, paano gagawin yan? Kung ikaw ay nasa Pilipinas, sa mga government hospitals, meron pong mga, alam ko, kasi nung nag-chemo ako, pinapapunta ako nung sidecar. Punta ka rito, hindi naman kami makapunta. Kasi 3 p.m., yun yung gusto ko nang maturukan. So, maganda po, alamin na natin, saan yung pinakamalapit na ospital, may libre bang psychiatrist dyan. Okay? Both for the patient and for the love giver. Okay? Or, pwede po tayo maghanap ako. Baka may mga resources at mga ibang mga links sa internet. Alam ko, may nakikita ko paminsan-minsan, libre. Libre ng psychiatrist. Ang National Center for Mental Health, pwede rin po tayo magpa-schedule doon ng counseling. At alam ko kung may payment man, ay minimal lang. Marami pong pumipila, which is both good and bad. It's bad kasi isabihin ang daming may ganong sitwasyon. But it's good kasi humahanap sila ng tulong. Diba? Given yun eh. Sa buhay na ito, maraming pagsubok. Pwede may cancer patient, pwede wala, pwede may isang kamag-anak na mabigat dalhin. Kaya tayo, bilang mga taga-salo, we have to be strong, but at the same time, we have to recognize na nasa breaking point na tayo. Bago pa dumating doon, alam na natin dapat ang strategy. Magpa-counseling na. Kasi pwede natin gawin yung, okay, mamasyal, maganda yan. Kumain ng maayos sa pagkain, magpa-araw, mag-shower. Pero importante pa rin ang talk therapy. At ito ay magagawa lang with a professional. Maganda may pasundo-sundo at chat minsan with friends, pero iba pa rin ang professional kasi alam nila kung ano yung mga questions na itatanong para ma-ascertain talaga if you have a depressive illness or depression or kung ano pa man po na mas appropriate na term. So, mas maganda po ay willing tayo na makipag-usap sa mga professional. So, sa lahat po ng mga love givers na nakaparoon nito, ito po ang encouragement ko sa inyo. Una po, gusto kong ipaabot ang pasasalamat. Kayo po ay mga bayani sa pagsaisang tabi ng inyong mga buhay, ng inyong mga activities, ng inyong mga pangarap, ng inyong mga sariling minsan pati kalusugan nyo na isasantabi nyo para lang alagaan ang ating mga pasyente. At may special grace po ang Diyos para sa inyo. At ang encouragement ko po sa inyo ay huwag po natin kalimutan ang ating mga sarili. Okay? Ano ang mga tips? Number one, kumuha ng notebook. Write down your feelings. Write down your feelings. You have to get a journal. Okay? Ilista ang mga nararamdaman, both good and bad. Ilista ang iyong mga struggles. Ilista ang mga feeling mo hindi mo nakakayanin. Lista. Ako, may notebook ako. Mahilig po talaga ako sa notebook. Pangalawa, make time for yourself. Ano po ba yung magkape minsan, mag-isa? Go out with friends. Like ako, may imbitahin akong friends. Sabi ko, yayayain ko, hangout tayo minsan. Namimiss ko na mag-hangout. Make time for yourself. Yung ikaw lang mag-isa or with someone that you like na hindi mo na-cancer ang pag-uusapan or pwedeng yun din ang pag-uusapan pero doon lang sa degree na gusto mo. Next, join a support group. Kung sa tingin mong makakatulong ang support group, join. And mag-post ka na nadadown ako. May baka support groups for cancer support system, doon ka mag-join. Pwede yon. Next, talk to others about what you're going through. Ayan. Ito na yung either friend mo, nagkape kayo, or counseling situation na talaga, or psychiatrist na talaga. Because this is something na hindi natin pwedeng ikot-ikutan lang palagi. We have to address this kasi meron tinatawag na parang telometers, yung mga nag-aalaga na may sakit, umiikli talaga eh. Yung buhay umiikli. So dapat bantayan din natin ang realidad na tayo mismo ay tao lamang na pwede rin magkasakit anytime. Kaya dapat nakabantay din tayo. Okay? So kailangan nating alagaan ang ating mga sarili through counseling and then process your own emotions, mamasyal mag-isa, kumain ng maayos, matulog. Sana po makatulog. Sana po makatulog. And dahil may notebook tayo, pwede ilista natin yung mga prayer requests. Lord, eto, hindi ko na ito kakayanin. Ako kanina, naglista na ako prayer request eh. Tsaka prayer thanks. Yan. Ilista na natin.
para monitor natin na eto na ako ngayon. Eto na yung mga hindi ko kakayanin. Eto yung malapit na akong bumigay. Eto yung pwede ko pang tiyagain. Lord, tulungan mo ako. Ako po ay tao lamang. We have to be honest with ourselves, with our God. Kasi tayo eh. Tayo mismo na makakaalam eh. And like what I said earlier, we have to be tough in this world. We have certain situations na, you know, beyond our control. Pag hindi natin na-monitor ang mga bagay-bagay, baka ang maapektuhan hindi lang po yung pasyente, kundi tayo rin. Kaya kailangan strategic tayo. Yung mga nabanggit ko, ang pinaka-importante po dyan is magpa-counseling. Siyempre kasama po dyan ang dasal, yun nga, nabanggit ko na kanina, pero magpa-counseling po tayo. Reach out to someone, a professional, and itong mga binanggit ko pong guidelines, pwede nyo pong tandaan yan kasi anytime pwede nyo balik-balikan tong video na to na, ay, may ganyan ako. Huwag po tayo mahihiyang humingi ng tulong kasi yan po ay sign ng pagmamahal natin sa ating mga sarili. Ang unang-una po talaga, maliban sa Panginoon, na magmamahal sa atin ay tayo lamang. So whether you are the love giver, the main love giver, the other love giver, support system ka rin, or sige, sama na natin yung pasyente. Okay, itong video natin na to, depression, kapatid, makakatulong to sa'yo, ha? So, babantayin mong yung sarili, ikaw pa rin ang unang magiging doktor ng sarili mo, yung mag-check. Hindi ako okay. Ang doktor malayo pa eh, kasi tatanungin ka rin yun ng symptoms, ikaw makakacheck, hindi ako okay. Hindi ako. Ikaw pa rin ang mag-monitor. Like ako, I decide, I am the CEO of my own health. Alam ko kung anong nararamdaman ko, kung ano yung hindi ako okay. At ako ang unang-unang gagawa ng action. Actionable steps kung paano ako magiging okay. Alright? So, gawin po natin yon para alagaan ang ating mga sarili dahil po tayo may importante. We were created in God's likeness and we are carefully, fearfully, and wonderfully made. Kahit ano pong sitwasyon natin ngayon, we have our own dreams, aspirations. We have a lot going for us. Meron tayong mga gusto pang marating sa buhay. Chapter na to, dadaan din yan. Kaya habang dumaran tayo dito, sinisikapin natin hindi tayo sobrang manghinang manghinat, mabasag na mabasag, na pagtapos ng pagsubok na to, nakarecover na yung may sakit, tayo naman yung hindi. Okay? So kapit lang po mga kapatid. Kapit lang. Alagaan ang sarili. Talk to your doctor, talk to a psychiatrist, and then dasal, kain mabuti, spend time with yourself, mamasyal ng konti, and then matulog. Okay? Maraming salamat po. At sa lahat ng caregivers, again, this video is dedicated to you. Salamat sa inyong pagmamahal, panahon, panalangin, kadakilaan sa lahat ng inyong mga sakripisyo. May God bless you more. May God keep you healthy and strong. And sana po lahat po ng prayers ninyo for your patients, for yourselves, ay matupad sa tamang panahon. Okay, God bless you all. Stay safe. And bago ko makalimutan, etong libro natin, punong-puno po ito para sa mga pasyente ng mga strategies on how to help yourself, protect yourself emotionally, psychologically, and spiritually during cancer treatment kasi you will receive a heavy beating also. So, sa lahat ng mga cancer patients at sa lahat ng mga love givers na bumili na rin ito para matulungan ng cancer patients at ang sarili nila, kasi itong libro na to, yung pagkakadiscuss po natin dito doon sa mga emotional struggles, hindi lang po parang pang patient, pang tao, pang individual, ano ang gagawin mo? Nakalista po, yung mga binanggit ko actually, nandirito po lahat yan, okay? And it's available on Shopee. If you want to get the ebook, especially sa mga OFWs, message me on Facebook and I'll assist you. Okay, God bless you all. Stay safe. Keep on praying. And don't forget, okay, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye po. God bless.